Isang makakaliwa, ito good news to. Oh, isa pong isa sa mataas na leader ng makakaliwa, ito. Gets 16 years for illegal firearm explosive. Ayan po. Sentence by Taguig City RTC Branch 266 to a minimum of 11 years and 4 months to a maximum ba 16 years was Tirso Alcantara, Executive Committee Member of the Communist Party of the Philippines, New People's, and leader of a Southern Tagalog Party Committee. Ayan po ah, hatol. Ang hatol po, minimum 11 years to and 4 months to maximum of 16 years. Ayan po. Dahil po sa ano ang kaso? Illegal na pagdadala ng mga firearms at mga pampasabog. O biruin nyo, buti pa po dito sa Taguig RTC, mga kababayan. Buti pa po dito. No? Ganyan po ang hatol sa mga makakaliwa. Kung natatandaan nyo po, nung nakaraan, may isang humatol na ito daw pong mga grupo nito ay hindi daw po design upang maghasik ng lagim, ano? Tingnan nyo na po yung mga ginagawa. Tingnan nyo po yung mga bit-bit. Ano po matatawag nyo dyan? Diba? Leader, may mga dalang pampasabog, may mga dalang mga illegal na mga walang papeles. Diba? Tapos yung isa na taga Maynila, ang tol ha, ang hatol, okay lang yan. Kumbaga hindi naman dinesign o hindi naman itinayo yan upang maghasik ng lagim ha. Pero yan po. Mabuti't mabuti po eh, meron talagang mga matitino po, no? Na kumbaga, hindi ko naman sinabing hindi matino yung paghatol niya. Pero hindi ko lang maintindihan kung bakit ganun yung hatol niya. Ano? Mabuti't mabuti po, meron po mga ganito na humahatol ng tama, mga kababayan. Kasi tagal na pong problema niyan eh. Nung grupo na yan, ang tagal na po, Diyos ko. Alam niyo po, kung ito talagang madidissolve, talagang mawawala sa Pilipinas, ang mga to, nako, taasan po lahat. Taasan ng turismo, lahat po yan. Lahat po yan. Isa din po ito sa susi na makakapagpaunlad sa ating bansa. Bakit ka mo? Tataas ang turista. Tataas ang turismo. Pag may pumasok na turismo, turista, ano po gagawin ng gagastos po sa bansa natin, di ba? Saan mapupunta yung pinanggastos nila? Siyempre po, sa mga maliliit o sa mga negosyante ng Pilipinas. O, di ba? Shout out, Diego Bandido, sir. Shout out po sa iyo. Di ba? Ganun lang po yun. So ngayon, isa po ito sa nagiging hadlang sa atin. Biruin nyo ba? Kung ikaw puti, Amerikano, gusto mong pumunta ng Pilipinas, karamihan pa dam po. Pa naman po nung mga lugar na talagang magandang pasyalan yung medyo nasa south po tapos nandoon sila di ba sasabihin nung mga kaibigan, saan ka pupunta boss pare? Doon sa Pilipinas, sa banda, sa south. Ako, wag ka nang tumuloy doon. Hindi po lahat ng south ah, mga kababayan, kumbaga binibigyan lang po natin ng example, wag ka nang tumuloy doon. Madaming mga ganun doon, makakaliwang grupo. Nung mga nakaraan niya, nung mga nakaraang panahon, may mga binibihag na mga puti yan, mga yan. Bawas na po yun, kabawasan na po sa atin yun. Pero, kung mawawipe out lahat to, ayan, mga illegalista, ano? Puro pampasabog, saan po gagamitin yung mga yan? Ano lang, gagamitin fireworks lang? Mima Alicia, shout out sa iyo. Katingin nyo po ba yung mga firearms na yan, na mga illegal na walang papeles, gagamitin lang nila fireworks sa New Year? Yung mga explosive nilang mga daladala? Para, hindi, mag-good time lang kami kasi sa New Year, malapit na, magdadala kami pampasabog para malakas. Tingin nyo ba dun lang nila gagamitin yan? Hindi po. Ginagamit nila yan
Panakot, unang-una, panakot, ginagamit nila para makaparwisyo po. Makaperwisyo ng mamamayang Pilipino, ano? Kaya, makapatay, alam nyo na po yan, saan ba gagamitin yan, ano? O, eto, dala ko tong baril na to kasi gusto ko, malapit na New Year, magpapaputok lang ako. O, miski po yun, bawal po yun eh. Diba? O, tapos, ano sasabihin nung isa? O, hindi ano, ang makakaliwang grupo eh, hindi talaga dinesign yan para maghasik ng lagim. O, hindi itinayo yan para maghasik ng lagim. Diyos ko po, naku naman. So,